Kilalanin nating mabuti ang import ng talk and text. Perfect fit daw sa tropang giga si Mackenzie Moore na tiyak na lalong magpapahirap ng husto sa mga kalaban. Nang i-recruit ng talk and text si Mackenzie Moore para sa PBA Governor's Cup, iisa ang nasa isip ng management at ng coaching staff. At iyon ay ang ipagpatuloy ang serye ng mga panalo pagkatapos nilang pagharian ng Philippine Cup sa Bacolor, semi-bubble. Hindi naman sinadya talagang itinadhana lang ng pagkakataon na tatlong SMC teams ang pinataob ng talk and text patungo sa pag-angkin sa championship. At di maitatangging naging masakit sa loob ng mga fans ng tatlong SMC teams na ang Ginebra, SMB at Magnolia Hotshots ay isa-isang sinagasaan ng tropa ni Coach Chot Reyes upang itaas ang tropyo sa All-Filipino Conference. Naging masakit ang pagkatalo ng Ginebra sapagkat nag-expect ng mataas ang mga fans nito dahil sa pagdating ni Christian Standhardinger. Pero minalas ang Gin Kings, nagsunod-sunod ang injury sa mga player. Naging masakit din sa SMB ang pagkatalo sa semis dahil tulad ng mga Ginebra fans, nag-expect din ang mataas ang mga SMB fans dahil sa bago nilang recruit na si CJ Perez. Pero wala rin, hindi rin nila nalagpasan ang pananalasa ng tropang giga sa pangunguna ng super rookie si Mikey Williams. Na-extend ng SMB ang series hanggang Game 7, ngunit sadyang mas mahusay magmando ang nagbalik na coach na si Chot Reyes. At lalong masakit sa Magnolia Hotshots dahil corona na ang nakataya. Sa simula pa lang ng Best of 7 series ay nakita na ang pagkalyamado ng talk and text dahil agad nitong tinambakan ang pambansang manok. Ganon din sa Game 2. Sa Game 3, nakasingit ng isang panalo ang Hotshots pero sa isang larong nagkaroon ng mga kontrobersya. Isa ang wala sa hulog na tawag ng referee na nagbigay ng tatlong free throw sa isang player ng Hotshots. Kinabukasan, pinauwi ang referee, hindi na pinag-officiate sa finals. Matapos magreklamo ang nagalit na big boss ng TNT na si Mr. MVP. At may isa pang alingasngas na sumingaw, may buy dura daw sa mga bataan ni Coach Chito Victulero. Sa Game 4, lalong lumutang ang bangis ng talk and text. Hindi na mapigil ng depensa ng Hotshot ang tila nagalit na tropang giga, lalong uminit ang mga kamay ni Mikey Williams, naging mas maltalas at asintado ang mga assist ni Jason Castro. At sa Game 5, tinapakan na ng talk and text sa liig ang Magnolia. Tuluyan ang inangki ng TNT ang championship na naging mailap din sa kanila sa loob ng nagdaang 6 na taon. Tinanghal na Finals MVP si Mikey Williams. At ngayon nangunguna pa siya sa statistical points para maging season MVP. Sa pagpasok ng Governor's Cup, tinap ng talk and text ang serbisyo ni Mackenzie Moore upang ituloy-tuloy daw ang series ng mga panalo ng franchise. At narito ang mga kwalifikasyong nagustuhan ng talk and text management para sa kanilang import. Si Moore ay NCAA Division 1 player at naglaro ng kabuuang 36 games sa kanyang dalawang season sa University of Texas El Paso Miners at nag-average ng 13.1 points sa kanyang final year sa team. Mayroon din siyang karanasan sa NBA Summer League mula 2015 hanggang 2017 sa dalawang team, ang Milwaukee Bucks at Dallas Mavericks. Nagkaroon siya ng international basketball experience, nagmaglaro siya sa New Zealand para sa Nelson Giants at sa Canterbury Rams noong 2015 hanggang 2016, kung saan siya tinanghal na MVP sa ilalim ni Mark Dickel, dating active consultant ng talk and text. Isang mahusay na offensive player si Moore at masipag din bilang defensive player. Sabihin pa, maaasahan siya sa magkabilang dulo ng playing court. At tiyak si Mackenzie Moore ay magiging malaking sakit ng ulo ng ibang team na makakalaban ng talk and text. So ayan lang po mga ka-Republic. Siya nga pala, pasuyo na sa inyo mga idol. Please isubscribe din ninyo ang isa ko pang YouTube channel, ang Parang Radyo TV. Maraming salamat sa suporta. Hanggang sa muli.